Kabanata 1471. Salamat sa ginawa mo, Bell. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako karapat-dapat sa martial arts tournament at alam na alam mo iyon. Buong pusong pinasalamatan ni Dustin ang dalaga, habang nilainggan niya si Bell. Ayon sa baiting na iyon, tanging ang mga batang magsasaka ng Soul Omnia Kingdom o ang mga inirerekomenda ng mga sekta o pamilya ng kahariang ito ang maaaring maging bahagi ng prestihiyosong paligsahan na ito. Naiisip niya sa sarili. Huwag kang masyadong formal sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako tatayo dito ng buhay ngayon. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Sagot ni Bell na pinakita ang kanyang pasasalamat kasama ang pinakamagandang ngiti. Ang mga kalahok sa top 30 ay maaaring sumali sa 6 na nangungunang sekta sa ating kaharian. Ang mga nasa top 15 ay may pagkakataong maging mga alagad ng mga first class sect sa East Mainland. Ang nangungunang 3 mananalo ay magkakaroon ng pribilehiyong makasama sa 3 banal na lupain kung mapahanga nila ang mga tao sa ngalan ng 3 banal na lupain. At ang kalahok na mananalo sa unang pwesto ay gagantimpalaan ng napakaraming cultivation resources kabilang ang crystal, pills, magic treasures at martial arts skills. Anunsyo ng unit na lumulutang sa langit sa itaas. Ang kanyang malakas na boses ay umalingaungaw sa bawat pulgada ng ang parisukat nang marinig ang mga prospect ng mananalo. Ang bawat batang kalahok ay naging pumped at natuwa sa pagsisimula ng torneo. Pagkatapos ng lahat, ang nangungunang 3 nanalo ay nakakuha ng pagkakataon na sumali sa 3 banal na lupain na isang malaking tagumpay. Karamihan sa mga kabataang magsasaka sa East Mainland ay pinangarap mula pagkabata na maging isang alagad ng banal na lupain. Well, let's do this. Nagsimula na ang tournament sa wakas. Bawat kalahok ay makakakuha ng Jade Sweep. At ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang mga tagubailang ibinigay dito. Nang sa wakas ay tapos na ang unit sa pagbibigay ng direksyon. Inirolyo niya ang kanyang manggas. Sa labas ng asol, ang mga sinag ng puting liwanag ay lumipad mula sa kanyang mga manggas. Sumush! 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 Agad na tumakbo ang puting ilaw sa lahat ng direksyon. Ang bawat sinag ng liwanag ay isang Jade Sweep. Ang lahat ng mga Jade Sweep ay nakarating sa bawat kalahok sa pamamaraan. Nakahinga ng maluwag ang mga tao sa pagganap ng unit. May isang Jade Sweep na lumulutang sa harap ni Dustin na naghihintay na kunin niya ito. Inabot ni Dustin ang kamay niya at tinanggap iyon. Attention, everyone. Since maraming kalahok, some of you need to wait patiently. Ang iyong Jade Sweeps ang magsasabi sa iyo kung kailan mo turn at kung aling battle ring ang dapat mong pasukin. Kaya huwag magpanik dahil lahat kayo ay magkakaroon ng pantay na pagkakataon. Kaya ngayon ang laro ay nakabukas. Sa sandaling natapos ng unit ang kanyang pangungusap, nawala siya sa hangin. Nagliwanag ang mga Jade Sweep ng maraming contestant at nagpakita ng numero. Ako naman. Ang mga nasa sabik na bulalas ay nagmula sa iba't ibang direksyon. Kinabahan sila at umaasam. Lalaban ako sa ring no. 80. Bulong ni Bell na nipatikip ng bibig sa gulat. Isang numero ang lumabas sa kanyang Jade Sweep na 80. Iminungkahin nito na ang no. All the best. Sabi ni Dustin. Hindi umilo ang Jade Sweep ni Dustin, na nagpapahiwatig na kailangan niyang maghintay. Bukod kay Bell, ang mga Jade Sweep ng isa pang 4 hanggang 5 miyembro ng Shao family ay kumikinang at ipinahiwatig ang mga nababahala na numero. Salamat, Dustin. Hintayin mo ang aking magandang balita. Sagot ni Bell, na nagpasikat kay Dustin ng isang maningning at kumpiyansang ngiti. Sumakay siya patungo sa isa sa mga battle ring. Mahigit sa 200 singsing ng labanan ang nailagay sa gitna ng open field. Sa makatuwid,
Higit sa 400 kalahok ang maaaring makipagkompetensya sa kanilang mga kalaban sa isang pagkakataon. Ito ay isang kahanga-hangang eksena. Nakakaakit si Belle. No, tanong ni Caroline kay Dustin na hindi maiwasang mapatingin sa likuran ni Belle. Pilyong ngumisi si Dustin. No, I'm not. Absolutely not. I mean Belle is an amazing and attractive girl. If you like her, you better act early and let her know what you feel. Nakapout na sabi ni Caroline. Na may kasamang pang-asar at pagiging makulit. Tumingin sa kanyang mga mata. Seryoso. Kailan ka pa naging gossip girl na nagbibigay ng lahat ng mga payo sa relasyon na ito? Nagbago ka na. Nasaan na ang reserved, elegant queen na nakilala ko sa unang pagkakataon? Tugon ni Dustin. Napalingon sa maganda niyang mukha. Nakakainis ka, Dustin. Namumula na sabi ni Caroline. Tinapunan niya ng mapanuksong galit na titig si Dustin bago ibinaling ang ulo sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon ang dalawa sa kanila ay abala sa mga labanan sa mga ring ng labanan. Ang lahat ng mga kalahok ay mga cultivators sa primal holy realm o sa itaas. Maaari nilang gawing ganap na gulo ang mga ring ng labanan kapag sinimula na nila ang laban. Sa makatuwid ang bawat singsing ng labanan ay protektado ng isang array ng depensa. Sa ganitong paraan, hindi masisira ng mga contestant ang battle ring kahit na nagpakita sila ng malalakas na martial skills at maaaring mawala ng kontrol habang nakikipaglaban. Samantala, ang mga kalahok ay nasa matinding labanan sa mahigit 200 battle ring. Ginamit ng mga kalahok ang lahat ng uri ng martial skills para atakihin ang kanilang mga kalaban at manalo sa kanila. Maraming mga speculators ang nagpasaya sa kanilang mga kasama, kaibigan o kapamilya para ibigay nila ang kanilang makakaya. Bumagsak ang mga mata ni Dustin sa no. 80 battle ring na hindi maiiwasan kung saan nakikipagkompetensya si Belle sa kanyang kalaban. Nagulat siya nang makita niya ang sandata ni Belle isang Letigo. Isa itong middle grade primeval magic treasure na mas mataas kaysa sa kanyang ancient dragon sword. Ang ancient dragon sword ay isang mababang grade primeval magic treasure. Ang kalaban ni Belle ay isang lalaking nakarating sa premium stage ng primal holy realm. Si Belle ay nasa paunang yugto ng Holy Realm. Ang kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa sa kanyang kalaban. Sa bawat oras na iwagayway niya ang kanyang Letigo sa kanyang kalaban. Ang mga anino ng Letigo na naglalaman ng napakalaking vital energy ay mapupuno ang buong battle ring. Kaya naman, malinaw sa araw na mananalo si Belle. Pinilit ni Belle ang binata sa premium stage ng Primal Holy Realm na umatras sa gilid ng battle ring gamit lamang ang 3 hanggang 4 na galaw. Mukhang wala talaga siyang effort. Dahil alam niyang wala siyang pagkakataong talunin si Belle. Sumuko siya ng may pag-aatubili at sumuko. Bumalik si Belle sa kanyang upuan sa resting area matapos manalo sa unang round. Parang wala naman siyang masyadong pinagdaanan. Ang galing mo, puri ni Dustin. Don't flatter me unnecessarily. That was just the first round. It had to be easy. Tugon ni Belle na may pinakamatamis ng ngiti. Ang ilang mga kalahok ay nakipag-away pa rin sa iba pang mga ring. Ano ang nangyayari? Nanlaki ang mga mata ni Belle. Sa isang iglap na wala ang nakakasilaw ng ngiti sa kanyang mukha. Bakas sa mukha niya ang gulat at galit. Pagtataka ni Dustin habang nakatingin sa kakaibang mukha ni Belle. Lumingon siya at sinundan ang tingin ni Belle. Ito ang ika-anim na po na ring ng labanan. Boom! Isang binata na nakaitim na damit. Na tila nasa early 20s. Ang biglang tumilapon sa taas. Dumura siya ng dugo mula sa kanyang bibig. At ang kanyang katawan ay dumapo sa lupa ng battle ring na may nakakasakit na kalabog. Ang binata ay si Alvin. Isa siya sa mga miyembro ng pamilya ng Shao Clan. Siya rin ay isang napakahusay na mandirigma sa premium na yugto ng Semi-Holy Realm. Hindi gaanong pamilyar sa kanya si Dustin.
Bagamat pareho silang nagsimula sa Prime Minister's Mansion at magkasamang dumating sa Battleground. Kawawa naman si Alden. Ang kanyang buong elixir field ay nabasag. At isang nakakatakot na dogwang print ng palad ang nakita sa kanyang tiyan. Naubos lahat ng vital energy niya. Siya ay naging isang may kapansana na mandirigma. At hindi na siya makapagsanay ng anumang martial arts. Hindi. Ikaw na bastos. Paano mo masisira ang cultivation base ko? Inamin ko na ang pagkatalo ko. Malakas na sigaw ni Alden. Nag-apoy siya sa galit habang nakatitig sa kalaban ng may pait. Poot. At desperasyon. Binata ang kalaban niya. Nakasuot siya ng may linyang maikling jacket na ginawa ng balat ng hayop. At para siyang isang mabangis at masungit na hayop. Natila sabik na makipaglaban at pumatay. Tama ka. Narinig kong kinakausap mo ako at nagsusumamo para sa aking awa. Sagot ng binata. Yumuko siya at dahan-dahang bamulong ng hindi marinig na salita sa tenga ni Alden. Na siya lang ang nakakarinig. Pagkatapos ay tumayo siya at nagpalabas ng isang malakas na malupit na tawa. Tumalikod siya at umalis sa battle ring at hindi man lang nag-abalang lumingon. Bastard! Walang awa na winasak ng munting turok na iyon ang elixir field ni Alden at sinira ang cultivation base niya kahit na tumigil na siya sa pakikipaglaban at umamin na siya sa pagkatalo. Naikuyom ng mahigpit ni Bella ang kanyang kamao. Galit na galit siya sa walang awa na pag-atake ng kalaban ni Alden. Shit! Naputol ang dalawang paa ni Kane. Sa sandaling ito, ang isa pang lalaki mula sa Shao Clan na nakaupo malapit kay Bell ay biglang nagsimulang sumigaw. Agad silang napatingin sa gitna ng 136 battle ring. Isang matipunong binata, na mukhang nasa 23 o 24 na taong gulang, ay nakahandusay sa isang pool ng dugo. Nakakakilabot ang kanyang paghihirap na sigaw habang namimilipit siya sa sahig sa sobrang sakit. Ang kanyang mga paa ay naputol. At isang malaking pagsiklab ng dugo ang bumulwak mula sa mga sugat. Isa pa siyang matalinong binata mula sa Shao Clan. At tinawag siyang Kane. Sa gitna ng ring ay nakatayo ang isang binatilyo. Hawak niya ang isang matalim na scimitar sa kanyang kanang kamay. At ang kanyang mukha ay walang ekspresyon at malamig. Unti-unting tumulo ang mga patak ng dugo sa scimitar. Look there. Patty was severely hurt and him atay. Isa pang long-faced teenager from Shao Clan shout at the top of his voice. Bakas sa mukha niya ang gulat at puno ng pag-aalala. Kilala niya siguro si Patty. Isang hindi gumagalaw na katawan ang nakahandusay sa lupa sa gitna ng 50th battle ring. Siya ay puno ng dugo. At walang sino man ang nakatitiyak kung siya ay buhay pa. Nagmula rin siya sa Shao Clan. At ang pangalan niya ay Patty. We're fucked. Quincy was killed brutally. Muling sigaw ng long-faced teenager sa gulat. Si Quincy ay isang 18 o 19 na taong gulang na binata. Siya ay nahulog sa lupa nang ang kanyang ulo ay dinurog ng kanyang kalaban pagkatapos niyang magsagawa ng isang napakahusay na hanay ng mga diskarte sa bakal na palad. Ang namatay na binatilyo ay mula rin sa Shao Clan. Anong meron? Anong nangyayari dito? Gulat na tanong ni Bell. Marahas na ng inag ang kanyang mga balikat dahil sa matinding galit matapos niyang makita ang kanyang mga kaibigan at kapamilya na malubhang nasugatan o kahit na brutal na pinatay. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Naiisip din ni Dustin na parang may mali sa tournament. Kabuo ang 5 talentadong disipulo mula sa Shao Clan ang dumalo sa unang round ng paligsahan. Kasama si Bell. Lahat sila ay labis na nagdusa mula sa kanilang mga kalaban maliban kay Bell. Isa sa kanila ang nawala ng cultivation base. Ang isa ay naputol ang mga paa. Ang isa ay lubhang nasaktan at nahimete. At ang huli ay brutal na pinatay. Walang mga alituntuni na nagbabawal sa mga kakompetensya na saktan o kahit na patayin ang kanilang mga kalaban. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang katunggali ay ililigtas ang buhay ng kanyang mga kalaban kapag inamin nila ang kanilang pagkatalo.
Ang mga inamin na pagkatalo ay makakaligtas o hindi bababa sa panatilihing buo ang kanilang cultivation base. Kung tutuusin, ang matinding pananakit o kahit na pagpatay sa isang kalaban sa harap ng 10,000 madla ay hindi matalino. Ito ay isang kaganapan na nagpapakita ng mga kakayahan ng isang tao. Maraming mga kakompetensya ang mag-aanyaya sa kanilang mga kamag-anak, kaklase, at kaibigan na pumunta sa paligsahan at manood ng kanilang mga laban. Kung ang isang tao ay lubhang nasaktan o kahit na brutal na pinatay, ang may kasalanan ay magdudulot ng poot o paghihiganti. Sa makatuwid, karaniwang alam ng karamihan sa mga kakompetensya kung kailan titigil at hindi magdudulot ng mga pinsala o pagkamatay na nagbabanta sa buhay. Hindi nila sasaktan ang kanilang mga kalaban maliban kung ang huli ay nag-aatubili na sumuko o tumangging aminin ang pagkatalo. Gayunpaman, iba ang kapalaran ng 4 na disipulo mula sa Shao Clan. Inamin na nila ang kanilang pagkatalo at humingi pa ng awa. Ngunit ipinagpatuloy ng kanilang mga kalaban ang kanilang walang awa na pag-atake. Napatay pa ang isa sa kanila. Isa lang ang ibig sabihin nito. May gustong patayin ang mga disipulong iyon mula sa Shao Clan. Ito ay dapat ang Liu Clan. Sigurado akong sila ang nasa likod ng brutalidad na ito. Galit na wika ni Bell. Ngayon, medyo na-distort pa ang mukha niya. Naalala niya na minsan nang nagbanta si Lad na pipigilan niya ang mga disipulo ng Shao Clan na makakuha ng magagandang resulta sa tournament. Ang pinuno ng Shao Clan ay ang punong ministro ng Sol Omnia Kingdom. Siya ang pinuno ng estado at napakakapangyarihan. Walang maglalakas loob na haminin ang kanyang makapangyarihang angkan. Maliban sa Liu Clan, sila lamang ang maaaring magplano para sa paghihiganti laban sa Shao Clan. Kahit na ang Shao Clan at ang Liu Clan ay parehong nagsilbi sa hari, sinuportahan nila ang iba't ibang mga prinsipe. Ang dalawang angkan ay lihim na nag-aaway sa isa't isa sa loob ng mahabang panahon. Tanging ang mga taong sinusuportahan ng dakilang Marshall ang mga ngahas na saktan o papatayin ang mga disipulo mula sa Shao Clan. Napakatalino ni Bell. At kilalang kilala niya ang kasaysayan ng kanyang angkan. Hindi magiging mahirap para sa kanya na malaman kung sino ang mga tao sa likod ng mga umatake sa kanyang angkan. Ang Liu Clan. Nakuha ko. May mga competitor siguro na binili ng Liu Clan. Baka kunin sila para harapin ang pamilya natin. Pag-confirm ni Bell, nagngangalit siya sa galit habang nilainggan niya ang binata na nakaputing damit. Nakaupo sa rest area. Naramdaman ng binata ang matalim na tingin ni Bell at tumingin sa likod. Nagtama ang kanilang mga mata. At nakita niyang nag-aapoy ito sa poot. Ang lalaking nakaputing damit ay si Lad. Tinitigan ni Lad si Bell. Ang kanyang mga aksyon ay ang kanyang paraan ng hindi direktang pagsasabi kay Bell na siya ang pangunahing salarin. Haha, young master. Tingnan mo ang mukha ni Bell. Ang mga disipulong iyon mula sa Shao Clan ay magagaling at mahuhusay na manlalaban. Gayunpaman, lahat sila ay nasaktan o napatay man lang ng ating mga tao. Gusto kong malaman kung ano ang nararamdaman ni Bell at kung ano ang mangyayari. Be there next move, sabi ng isang binata habang natatawa sa kasawian ng ibang mga mandirigma. Isa siya sa 20 kakaibang batang mandirigma na nakatayo kasama ni Lan. Sinabi ko na sa iyo noon na ang Shao Clan ay magdarones ng malaking kabiguan sa tournament na ito. Ako ay isang napakaseryosong tao. Tandaan ito, kapag ang iyong kalaban sa battle ring ay isang disipulo mula sa Shao Clan, huwag malambot ang puso. Baka matalo mo pa sila. Kung gagawin mo ang ipinag-uutos ko sa iyo, malaki ang gagantimpalaan mo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Pinamanipula na ng lolo ko ang mga alituntunin at sinuhulan ang mga referee para masigurado na kayong lahat ay magkakaroon ng kalaban mula sa Shao Clan. Kumpiyansa at tuwang-tuwa na sabi ni Lad. Haha, consider it done, young master. Sabi ng isa pang batang mandirigma sa masunurin si Lad.
By the way, hindi ba ang binata na nakatayo sa tabi ni Bella ang pumatay sa nakababatang kapatid mo? Biglang sabi ng isa pang batang mandirigma na may magandang figure kay Lad habang nakaturo ang daliri niya kay Dustin. Matapos marinig ni Lad ang sinabi niya, biglang naging malungkot at mabisyo ang mukha niya habang nakatitig kay Dustin ang papatay. Tama ka, kung siya ang magiging kalaban mo sa battle ring. Patayin mo kaagad, sabi ni Lad sa mabagal at matatag na tono. Samantala, naramdaman ni Dustin na may tinititigan siya mula sa malayo. Lumingga-lingga siya sa paligid at nakita niya ang masasamang tingin ni Lad. Pagkatapos, nagtama ang kanilang mga mata at nagtama ang tingin sa isa't isa. Hindi natakot si Dustin. Sa kabilang banda, binigyan niya si Lad ng isang mahinang ngiti. Iniunat ni Lad ang kanang kamay at iginalo ito sa kanyang leeg habang binabalaan niya si Dustin sa kanyang kapahamakan. Bahagyang napangiti si Dustin sa sarili. Halos hindi ito napansin ngunit napansin ni Lad at nagpatuloy sa kanyang mga agresibong aksyon. Ang kanyang mga salita at kilos na sinadya upang pukawin si Dustin ay walang silbi. Tila nagkaroon ng immunity si Dustin sa kanyang panunuya. Mas matino kung lumaban na lang o pumatay sa kalaban. Ha! Tingnan natin kung makangiti ka pa kapag tapos na ako sayo. Nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Dustin, mas naging seryoso si Lad. Malungkot at mapait ang mukha niya. Totoo na ang mga miyembro ng Liu Clan ang may gawa nito. Sabi ni Dustin kay Bell habang nakaharap ito sa kanya. Oh! Ang Liu Clan ay bumili ng hindi mabilang na mga kalahok para hamunin ang ating Shao Clan. Mga manloloko, hindi sila marunong maglaro ng patas. Tumango si Bell para kilalanin si Dustin. Malungkot ang kanyang magandang mukha. Nakaramdam siya ng problema at buong pusong napagtanto kung ano ang maaaring mangyari kapag nagsimula na ang paligsahan. Malinaw, ang Liu Clan ay naghanda upang talunin sila. Ngunit ang Shao Clan ay hindi nagsagawa ng anumang mga hakbang upang labanan ito. Natakot si Bell na kung magpapatuloy ang martial arts tournament ng ganito, ang mga miyembro ng Shao Clan ay maaaring mapatay o masaktan. Para sa tournament ngayong taon, nagpadala ang Shao Clan ng mga lalaking may mahusay na kakayahan at potensyal. Malaking kawalan ito para sa kanila. I got it. Killing in the martial arts tournament is allowed. Sabi ni Dustin sa mahinang boses kaya walang ibang makarinig sa kanya. Ngayon lang, isang miyembro ng Shao Clan ang napatay sa battle ring at ang pumatay ay hindi pinarusahan. Tama ka, asahan ang mas maraming pagkamatay. Marami sa mga kalahok ang hindi uuwi ng buhay pagkatapos ng martial arts tournament. Dahil pinapayagan nila ang pagpatay. Maraming mga kalahok ang hindi mag-abala na magpakita ng isang palabas at ipakita ang kanilang mga kakayahan at kakayahan. Lahat ay go for the kill. Mapapansin ka kaagad at mamumukod tangi sa grupo ng mga kalahok. Iyan ang layunin tandaan. Ang mapansin at mapili ng mga sekta. Bahagi ito ng tradisyon. Hindi lamang sa ating Solomnia Kingdom kundi maging sa lahat ng kaharian sa buong East Mainland. Pinahihintulutan nila ang mga pagpatay noong martial arts tournament. Paliwanag ni Bell sa kanya. Normally, iilan lang ang kalahok na namamatay sa tournament. Kasi hanggat umaamin ng pagkatalo ang kalahok, hindi dapat patayin ang kalaban niya. Unless, ang dalawang panig ay sinumpa ang mag-aaway. Nagbabago ang laro, walang titigil, maliban kung patay ang kalaban. Ang pag-uugali ng Liu Clan ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan kong ipaghiganti ang Shao Clan natin. Sabi ni Bell habang nakapikit ang mga ngipin. Ha! Ito ay madali. Killing is allowed, remember. Nakangiting sabi ni Dustin. Bell! Don't worry about it. Naaalala ko ang mga mukha ng mga tao sa paligid ng Lad. Kabilang ang mga kalahok mula sa Liu Clan. As long as I see them at the tournament, wala ni isa sa kanila ang uuwi ng buhay. Nagseryoso ang tingin ni Dustin.
Isa siyang walang awa na lalaki at kitang-kita ng mga mata niya. Alam ni Dustin na plano ng Liu Clan na patayin ang mga miyembro ng Shao Clan sa martial arts tournament. Nag-ayos din sila ng isang taong makapangyarihan para lumaban din sa kanya. Bahagi ito ng planong paghihiganti sa pagkamatay ni Rogan Liu, na pinatay niya sa Black Wind Beast World. Ang Liu Clan ay may mapanlin lang na plano. Ngunit hindi sila hahayaan ni Dustin na makawala dito. Sinadya niyang lumaban at protektahan ang Shao Clan. Si Dustin ay hindi isang taong maaari mong sakyan. Napansin ni Bell ang pagbabago sa mga mata ni Dustin. May isang bagay doon na hindi niya nakita noon. May napagtanto ito sa kanya. Alam niyang mukhang nasa preliminary stage pa lang si Dustin ng semi-holy realm. Ngunit kakaiba ang kanyang nasaksihan sa Black Wind Beast World. Pinatay ni Dustin ang mga magsasaka sa Holy Realm o kahit sa Semi-Emperor Realm. Siya ay kumilos ng may labis na kapangyarihan. At siya ay kasing lakas ng mga nasa premium na yugto ng Primal Holy Realm. Siguro, matutulungan ni Dustin ang mga miyembro ng Shao Clan na ipamahagi ang kanilang galit sa tournament. Maaari nilang gamitin ang diskarte ni Dustin para talunin ang Liu Clan. Tinitigan ni Bell si Dustin habang sinusubukang alamin ang kakayahan at kapangyarihan nito. Si Dustin mismo ay tahimik nang may nakaagaw sa kanyang atensyon. Sa silangang bahagi ng fighting arena ay isang lockery bleacher na lumulutang sa kalangitan. Ito ay natatakpan ng mga ulap ngunit lilito paminsan-minsan. Mukha itong misteryoso at tila naglalaro ng tagwon. Kakaiba ang bleacher na ito. Tuluyan itong naanod sa langit na parang nakasabit sa isang hindi nakikitang tali. Mataas ang langit at nakahover sa itaas ng fighting arena. Nagtinginan ang mga tao at komportableng pinapanood ang laban. Ang mga upuan ay magarbong tingnan at ang mga figure na may napakalakas na aura ay nakaupo doon. Sa gitna ng lahat ng malakas na aura ay may tatlong upuan. Nagbigay ito ng kakaibang uri ng aura at tila ito ang pinakamahalagang lugar. Tatlong kahanga-hangang figure ang nakaupo doon. Lahat sila ay nasa katanghaliang gulang ng mga lalaki na may magarang damit at maringgal na aura. Ang bawat isa sa tatlong figure ay nagbigay ng makapangyarihang aura na naiiba sa mga tao sa paligid. Ang mga layer ng liwanag ay nakapalibot sa kanila. At ang ilang mga daloy ng hangin na naglalaman ng mahahalagang puwersa ng enerhiya ay tila nagpoprotekta sa kanila. Ang hangin sa kanilang paligid ay may mga katangian ng isang mahalagang puwersa ng enerhiya at ito ay bumubuo ng isang walang laman na bihirang makita ng mga karaniwang tao. Ang tatlong nasa katanghaliang gulang ng mga lalaki ay nakaupo sa pinakamahalagang lugar dahil sa kanilang mga pagkakakilanlan. Sila ay mga kinatawa na ipinadala ng tatlong banal na lupain ng East Mainland sa Sol Omnia Kingdom. Ang tatlong banal na lupain ay may pambihirang kapangyarihan at umiral bago pa man lumitaw ang iba pang mga sekta. Sila ay nakatataas sa iba pang mga angkan at sekta. Bukod sa tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang bleacher ay napuno ng iba pang makapangyarihang tao. Nakasuot sila ng mga eleganteng damit. At bawat isa ay naglabas ng malakas na aura. Ang mga taong ito ay kadalasang ipinadala ng malalaking sekta ng East Mainland sa Sol Omnia Kingdom upang saksihan ang martial arts tournament. Binabantayan nila ang mga batang mahuhusay na magsasaka na nagpakita ng magagandang potensyal. Ang layunin ay mag-recruit ng mga mataas na bihasang magsasaka na maaari nilang sanayin at maging makapangyarihang mga alagad ng kanilang mga angkan. Ito ay isang nakakatakot na gawain dahil ang arena sa ibaba ng mga ito ay puno ng makapangyarihang mga magsasaka mula sa iba't ibang mga sekta. Sa sulok ng bleacher ay ang mga espesyal. Ang isa ay nakasuot ng imperial crown at nakasuot ng eleganteng gown na may berda na pattern ng dragon. Tumayo siya ng may autoridad at napaliligiran ng mahigit 10 mukhang marangal na opisyal. Siya ang hari ng Sol Omnia Kingdom. Gayunpaman, kung saan siya nakaupo ay hindi sumasalamin sa royalty. Ang hari ng Sol Omnia Kingdom ay hindi binigyan ng superior na posisyon sa bleacher.
sa kabaligtaran. Siya ay nasa mababang posisyon. Sa loob ng kaharian ng Sol Omnia, itinuring nila ang hari bilang pinuno ng kaharian. Ngunit kumpara sa tatlong banal na lupain at sa pinakamalaking mga sekta na halos tunay na mga pinuno sa silangang mainland, ang hari ng Sol Omnia Kingdom ay itinuturing na walang tao at walang kahalagahan. Isa siyang paper tigre. Isang mahina kumpara sa tatlong banal na lupain. Maaari nilang talunin ang isang makapangyarihang kaharian tulad ng Sol Omnia sa pamamagitan ng isang halo ng kanilang mga kamay. Ang pagkatalo sa daan-daan o kahit libo-libo ng mga kaharian sa parehong oras ay napakadali sa kanila. Ang mga sekta at angkan ay yumukod sa kanila dahil sa takot at paghanga. Ang hari ng Sol Omnia Kingdom ay hindi man lang makaupo malapit sa kanila sa bleacher. Dumating siya upang saksihan ang paligsahan at hindi upang makihalubilo sa mga kinatawan ng tatlong banal na lupain at malalaking sekta. Sa kaliwang bahagi ng hari, nakatayo ang isang natatanging lalaki. Nakayuko siya ngunit may malalaking matalas na mata. Nakasuot din siya ng eleganteng damit. Siya si Rodolfo Leo, ang Grand Marshal ng Sol Omnia Kingdom. Sa kanang bahagi ng emperador, ay isang mabait na lalaki. Nakasuot siya ng tatlong bangkos ng mahabang balbas na kumikinang sa araw. Siya ay walang iba kundi ang lolo ni Bel, ang punong ministro ng kaharian ng Sol Omnia. Tahimik niyang pinapanood ang laban. Ang mga miyembro ng Shao Clan na lumaban sa unang round ng torneo ay maaaring patay o malubhang nasugatan. Nagpadala siya ng mga lalaking may mataas na kasanayan upang sumali sa paligsahan at ito ay lubhang nakabahala sa kanya. Obviously, may nangyayari. Isang pakana ang ginawa para sirain ang Shao Clan sa tournament. Habang iniisip niya ito, isa lamang ang malinaw na sagot para sa punong ministro. Dapat itong si Rodolfo Leo, ang Grand Marshal. Siya lamang ang may motibo at kakayahang magplano ng isang bagay na masama. Minsan na siyang lumaban kay Rodolfo. Ilang libong taon na nilang kinasusuklaman ang isa't isa. Rodolfo Leo, paano mo ito magagawa? Habang nasaksihan niya ang pagkamatay at paghihirap ng kanyang mga miyembro, biglang napuno ng galit ang punong ministro ng Shao. Sigaw niya kay Rodolfo. Walang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Kaha, Walden Shao, huwag kang ganyan. Who knows what will happen during the fight? We allow killings during the tournament. Remember, people are meant to die today. You have to accept the fate of your people. Kung hindi matanggap ng mga miyembro ng Shao Clan ang realidad na ito, maaari kang umalis sa martial arts tournament. Malamig na sabi ni Rodolfo. Ikaw. Sige, Rodolfo Leo, kung yan ang gusto mo. Waldren. Pinandilata ng punong ministro si Rodolfo. Namula ang mukha niya sa galit. Sinisikap niyang huwag maghagis ng palaso kay Rodolfo. Tumahimik ka. Huwag kang mag-ingay. Nanunood tayo ng laro. Kung gusto mong lumaban, bumaba ka sa fighting arena. Babantayan ka namin mula rito. Sinigawan ng isa sa tatlong kilalang lalaki na nakaupo sa gitna ang punong ministro at si Rodolfo. Parehong natakot sina Walden at Rodolfo at nagpasya na manahimik sa kanilang sariling mga sulok. Ang mga tao mula sa tatlong banal na lupain ay napakalakas. At alam nilang mas mabuting hindi sila inisin sa isang pampublikong pagtitipon tulad ng paligsahan. Sa lugar ng labanan, isang matinding labanan ang nagaganap. Natapos na ang unang round ng laban. Naghudyat ito ng simula ng ikalawang round. Ang mga jade sleep ay nagsimulang lumiwanag mula sa mga kamay ng kalahok. Ito ay naging maliwanag na dilaw upang i-highlight ang pangalan ng mga kalahok. Nakita ito ng mga tao mula sa bleachers. Buzz! Ang jade sleep sa kamay ni Dustin ay naging maliwanag na dilaw. May lumitaw na numero. It was 140. Kaha! Ako na! Nakangiting sabi ni Dustin.
Siya ay nasa sabik at sabik na ipakita ang kanyang kakayahan. Inalok siya ni Caroline ang kanyang kamay na parang isang tunay na reyna. Inawakan ni Dustin ang kamay niya at pinisil iyon para masigurado siya. Mag-ingat ka, sabi nito sa kanya. Sige na, sabi ni Belle kay Dustin. Tumango si Dustin at saka mabilis na kumilos patungo sa direksyon ng battle ring. Ang numero 140 ay kumikinang sa kanyang kamay. Nagsimula na ang labanan. Si Dustin ay lumabas sa 140 battle ring. Bahagya pa siyang nakalapag sa lupa ng may itim na ilaw na nag-zoom patungo sa battle ring. Ang ilaw ay isang binatang nakaitim. Nagpakita siya at tumayo sa tapat ni Dustin. Sa paghusga sa mabangis na ekspresyon sa mga mata ng lalaking ito. Alam na ni Dustin na hindi siya naparito para makipaglaro. Ang masama pa, naabot na niya ang premium stage ng semi-holy realm. Pinag-aralan ng binata na nakaitim si Dustin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mapaglaro ngunit mapanghamong mga mata ay namumungay. At ang kanyang mga labi ay nakangisi. Dustin Lin, tama. Hindi ko maintindihan kung paano tatawid sa lad ang isang tall owner na tulad mo. Ha, pinatay mo pa si Rogan. Walang personal. Bagaman, nandito lang ako for business. Gusto ni lad na alisin kita sa ring at tapusin kita. Bilang kapalit, I got to take home a handsome reward. Nag-money sign pa siya habang sinasabi ang huling pangungusap. Hinihimas ang hinlalaki gamit ang hintuturo at gitnang daliri. Sa madaling salita, nakilala mo na ang iyong kapahamakan. Umikot ang binata na nakaitim kay Dustin habang ipinagpatuloy niya ang kanyang nakakatakot na pananalita. To be honest, I feel bad about taking a life in public. Especially when the representatives from top sects in the East Mainland and the Three Holy Lands are watching. Baka hindi na nila ako magustuhan kapag nakita kanilang namatay sa sobrang paghihirap at kahihiyan. Kaya, bibigyan kita ng pagkakataon. Gawin mo ang iyong sarili. Kunin ang iyong sariling buhay. Sa ganoong paraan, magagawa mo ito ng mabilis. Kung tatanggihan mo ang aking kabaitan, mamamatay ka sa isang mabagal at masakit na kamatayan. Sa aking mga kamay, kuya, ng binata na nakaitim, na tinapik ang kamay nito sa likod ng isa. At mabilis, dahil siya ay nasa premium na yugto ng semi-holy realm. Habang ang huli ay nasa preliminary stage pa lang ng semi-holy realm. Napatingin si Dustin sa nakapangingilabot na pananalita ng binata sa itim na may poker face. Na nagpapahiwatig ng kanyang kalmado at ang unos na maaari niyang dalhin pagkatapos noon. Nang matapos ang binata ay napamura si Dustin. Tapos ka na ba sa kalokohan mo? Kung oo, bakit hindi ka kumilos ngayon at gawin ang sinasabi mong magagawa mo sa akin? Itinulak niya ang binatilyong naka-black button para dumilim ang mukha ng huli nang marinig ang kanyang dare. Abay walang hiyang tanga. Tinatanggihan ang alok ko. Say your prayers now. Pahihirapan na kita ng sobra. Magmakaawa ka na tapusin ka na lang ng mabilis. Ang binata na nakaitim ay humikab sa isang maliwanag na pagpapakita ng pagkabagot at pangungutya sa hindi nararapat na kasabihan ni Dustin. Naglabas ng pulang vital energy ang binata na nakaitim. Dahilan para sumayaw ang dumi sa hangin. Nang iunat niya ang kanyang kanang kamay. Isang pulang talam ang tumama dito. Isa itong mababang grade primeval magic treasure. Tulad ng ancient dragon sword ni Dustin. Ang mga bolt ng blade radiance ay lumaganap sa buong battle ring. Na nagpapakita ng pagiging mastery ng binata sa black sa level 3 blade domain. Pagkatapos, ang pulang dugo na talam ay nagbago sa isang pulang dugo na ulap na may pulang ambon. Mula doon, lumitaw ang mga bahid ng pulang dugong talam. Sa kabutihang palad, ang battle ring ay protektado ng defense arrays. Kung hindi, ang mga bahid ng pulang dugong ningning ay sisira sa ring. Itong nanlilisik na pulang-pula na puwersa ay paparating kay Dustin.
Nahaharap sa nalalapit na suntok. Nanatiling composed si Dustin. At inilabas ang level 5 sword domain. Biglang bumalot sa kanya ang isang tila walang hangganan at malakas na aura ng espada. Hindi pwede ito. Napapikit ang binata na nakaitim. Hindi makapaniwala ang mga mata niya sa nakita. Yan ang level 5 sword domain. Imposible. Alam niyang kailangan niyang mag-isip dahil ang malakas na aura ng espada ay maaaring mapunit siya sa 1,000,000 piraso anumang oras ngayon. Ang binata na nakaitim ay maingat na dumistansya kay Dustin. Si Dustin Lin ay hindi isang madaling kalaban gaya ng naisip ko. Sa kanyang level 5 sword domain mastery na laban sa aking level 3 blade domain. Ugh! Siya ang may kapangyarihan ngayon. Napagtanto ng binata na nakaitim. Nagsisimula pa lang si Dustin sa pagpapakawala ng kanyang buong puwersa. Ang aura ng espada na nakapaligid sa kanya ay bumuo ng isang puting dragon. Na, sa isang iglap, ay tumama sa pulang dugong talam na aura. Ang aura ng talam ay tuluyang nabasag. Sok! 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 Kawawa ka! Anong klaseng paunan ka? Ha! Ang pagtanggap ng reward ni Lad at tinangka akong patayin. Sa totoo lang, wala akong problema sa'yo. Pero sinubukan mong kitilin ang buhay ko. Kaya bilang kapalit, I'll give you the ugliest and you deserve right inside this battle ring. Deklare ni Dustin sa mapanuksong tono na Jin Agaya ang mga naunang pagbabanta ng binata sa Black. On second thought, patuloy ni Dustin, mapapadali natin te diba? Kunin mo ang buhay mo. Ngayon, bigyan ang iyong sarili ng hindi gaanong masakit na kamatayan. Ang ibig sabihin ng hindi paggawa niyan ay tinatanggihan mo ang aking kabaitan at binibigyan mo ako ng pahintulot na pira-piraso ka. Habang inilalatag ni Dustin ang kanyang mga kondisyon, hindi niya inalis ang malamig na tingin sa kanyang kalaban. Naglakas loob ka bang insultuhan ako? I return the favor in triples. Naiisip ni Dustin. Galit na galit sa loob habang nasa labas siya. Anak ka naman. Nagmura ang binata na nakaitim. Namilipit ang mukha sa galit. Ito ay magiging isang mahirap na laban. Ngunit kailangan kong tapusin ang aking trabaho. Sabi niya sa sarili. Shut up. Stop bragging. You idiot. Iyong level 5 sword domain is still no match for me. My cultivation base is higher than yours. Stop dreaming the impossible. You'll only end up disappointing yourself. The young man in black huff. Talaga. Ipapakita ko sa iyo na walang imposible. Dustin quip. A huge wave of confidence penetrating his veins. Pinakawalan niya ang dominant spiritual sense swordsmanship. Pagkatapos ay nagkaroon ng malabong aura ng espada. Mabilis itong kumilos kaya nahirapan ang mga magsasaka na makita ito kahit na sa tulong ng kanilang espiritual na kahulugan. Sumush! Tinamaan na ng sword aura ang binata na nakaitim bago pa man niya maisip kung ano ang pinakawala ni Dustin. What the hell? Napanganga ang binata kay Dustin na malayo sa kanyang mayabang na tindig ilang minuto ang nakalipas. Siya ay naputol sa kalahati. Malinis at mabilis. At ang kanyang dalawang kalahati ay bumagsak sa sahig. Nakadilat pa rin ang mga mata niya. Bumuka ang bibig ng mga manunood na nanunood ng laban sa mga pangyayari. Na ang semi-holy realm cultivator ng preliminary stage ay nagtanggal ng isa sa premium stage ng semi-holy realm ay isang bagay na hindi nila inaasahan na mangyayari. Damn it! Galit na galit si Lad. Umasim ang mukha niya at nanginginig ang mga pangahabang nakatitig sa battle ring. Ang kabaligtaran ay makikita sa isang binata na naka-purple. Na may masamang ngiti habang pinapanood si Dustin na nanalo sa labanan. That Dustin is something. I think I just might have a good time. Sabi niya, siya pala. Nakaupo sa tabi ni Lad at nakikipag-usap sa kanya. Sigurado ka bang ang susunod kong kalaban ay si Dustin? Tanong ng binata na naka-purple. Lumingon kay Lad. Oo, nakatakda na ang lahat kay Peyton.
Ngayong nakaligtas dito si Dustin, ikaw na ang susunod. Walang pakialam na sagot ni Lad na nakatutok pa rin ang mga mata sa Sing Sing. That's music to my ears. Don't worry, buddy. Sabi ng binata na naka-purple. Tinapik ang balikat ni Lad. Pinatay ni Dustin ang binata na nakaitim. Nakaramdam siya ng pagod at saka bumalik sa rest area. Anong nangyari? Tanong ni Dustin kay Belle pagbalik doon. Bakas ang mukha ni Belle at puno ng galit. Two disciples of Xiao family have seriously injured. And they are faint. But their condition is really critical. It's uncertain to say even if they could survive. Belle gnashed her teeth symbolizing anger and the chillness in her body. Malamig din ang paligid ng kanyang maliit na katawan at mas mababa ang temperatura. Kunin mo ang magic seawater at ibigay mo sa mga nasugatang disipulo. Baka gumana, sabi ni Dustin at kumuha ng bote ng magic seawater mula sa space ring at iniabot kay Belle. Bulalas ni Belle. Kinuha niya ang bote ng jade. Binuksan at tumayo roon na namangha saglit. Siya ay lubos na nalulula. Ang magic seawater, kahit nasa divine continent, ay isang bihirang gamot sa pagpapagaling. Salamat sa magic seawater. Gagaling na sila sa maikling panahon. Nagmamadaling umalis si Belle dala ang magic seawater sa kanyang kamay. Tila, sabik siyang pagalingin ang mga sugatang alagad. Nagpatuloy ang kompetisyon sa martial arts tournament na iyon. May kabuo ang 3,000 kabataang mandirigma ang nakilahok dito. Sa unang round, ang Warriors ay nakipagkompetensya sa bawat isa sa mga batch. Ang matatapang ay magsisikap na manalo. Samantalang ang mahina ang puso ay aalisin. Sa wakas, pagkatapos ng halos 4 oras, natapos ng lahat ng mga batang mandirigma ang kompetisyon. Opisyal na tinatapos ang unang yugto ng kompetisyon. Whoosh! Biglang lumitaw ang isang matandang eunuch sa ibabaw ng playing field. Ladies and gentlemen, the first part is officially over. After the tough battle, there are 500 players left for the second part. Katulad ng first part, the second part will be conducted in batch also. 3, 2, 1, magsisimula na ang ikalawang bahagi ng kompetisyon. Anunsyo ng matandang Beiteng na nawawala sa ere. Pagkatapos, nagsimulang lumiwanag ang mga jade slip na maraming manlalaro. Buzz! Si Dustin ay matamang nanunood sa labanan. Hindi niya inaasahan na magliliwanag ang kanyang jade slip. Ngunit sa kanyang pagkabigla, lumiwanag ang kanyang jade slip na nagpalabas ng 0.98. Oh! Sa round na ito, turn ko na maglaro sa simula. 1/3. Napangiti si Dustin sa sarili. Samantala, nalaman ni Dustin na umilo din ang jade slips ng dalawang disipulo ng Xiao family sa tabi niya. Ayon sa utos ng Patriarch, mas mabuting ihinto ko ang kompetisyon ng direkta. Sabay na sinabi ng dalawang disipulo ng Xiao family. Pagkatapos ng isang pagtatanong, nalaman ni Dustin na pagkatapos ng unang round ng kompetisyon ng maraming mga disipulo mula sa Xiao family ang nasugatan o namatay. Gumawa si Waldren ng isang lihim na utos. Inutusan niya ang mga disipulo ng Xiao family na ang mga nakamit ang Primal Holy Realm at Semi-Holy Realm ay dapat umatras sa kompetisyon. Tanging ang mga nakamit ang anumang bagay sa itaas ng banal na kaharian ang pinayagang lumahok sa kompetisyon. Mabuti, ginawa ni Waldren ang tamang desisyon. Umiling si Dustin sa paghusga sa lakas ng mga manlalarong kalahok sa kompetisyon. Tanging ang mga manlalaro na nakamit ang mga kaharian sa itaas ng banal na kaharian ang posibleng makapasok sa nangungunang 30. Habang ang ibang mga manlalaro ay karaniwang hindi makapasok sa nangungunang 30. Ang desisyon ni Waldren ay nasa tama ang katotohanan. Sa lahat ng mga disipulo ng pamilya ni Xiao, 3 lamang, kabilang si Belle, ang nakamit ang Holy Realm. Mag-ingat ka, nag-aalalang tumingin si Caroline kay Dustin. Tumanggo si Dustin at lumipad papunta sa
78 battle ring. Napabuntong hininga siya sa battle ring. Narating ni Dustin ang battle ring. Isang matangkad na binata na naka-purple ang nakatayo doon. Malamig niyang pinagmamasdan si Dustin. Malamang nasa mid-20s ang lalaki. Naabot niya ang gitnang banal na kaharian. Nakasuot siya ng lila pulang damit na walang butik. Mayroon siyang malaking vital energy na dumadaloy mula sa kanyang katawan. Na dumurog sa lupa. Well, ang lakas ng preliminary stage ng semi-holy realm ay kayang talunin ang isang tao sa premium stage ng semi-holy realm. Mukhang naglilinang ka ng mahusay na swordsmanship. Sinabi mo na, gayunpaman, para sa akin, isa ka pa rin, langgam, probably a little stronger and, simpleng bagay lang para sa akin na pugutan ka ng ulo. Malamig na sabi ng naka-purple at tumingin ng masama kay Dustin. Pinadala ka ba ni Lad para patayin ako? Ang mga lalaking inimbitahan ni Lad ay mahilig magsalita ng walang kaparerekon. Nakakaloka, sabi ni Dustin na naka-poker face. Kaha, kawawang bata, naiintindihan ko ang pagnanais mong mamatay. I am willing to satisfy your need. Napakadali para sa akin na patayin ka. Wait and see. Kailangan ko lang gumamit ng konting vital energy force para durugan ka. Nagalit ang binata na naka-purple sa sinabi ni Dustin. Bigla siyang bumangon at napangisi. Biglang naging bayolente ang malakas na vital energy force sa paligid niya. Bumang! Sa battle ring, ang napakalaking vital energy force ay kumalat kung saan-saan. Ginawa nito ang buong arena na nanginginig. Tinatangay ang buhangin at mga bato, na lumilikha ng isang ilusyon ng kadiliman. Si Dustin ay nakatayo, tulad ng isang bangka sa isang mabagyong dagat. Hindi alam na ito maaaring sirain anumang oras. Ding! 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 Ilang hakbang paatros si Dustin. Medyo nanginginig, at sinubukan niyang tumayo. Ang mahalagang puwersa ng enerhiya na ipinakita ng gitnang Holy Realm ay talagang napakalakas. Naramdaman ni Dustin ang pressure sa kanya. Pinilit niyang labanan ito, sa kabila ng pagiging isang panlalaking kasulatan ng Golden Sun Scripture. Talagang napakalakas nito. Gayunpaman, nakamit ni Dustin ang paunang yugto ng semi-Holy Realm. At ang kanyang vital energy force ay halos hindi sapat upang talunin ang binata na naka-purple. Well, hindi ako makapaniwala na nakaligtas ka ng ganito katagal. Hindi makapaniwalang sabi ng binata. Ang kanyang vital energy force ng medium stage ng Holy Realm. Nang makitang umatras lang si Dustin ng ilang hakbang at hindi napinsala. Naging malungkot ang binata. Madali lang daw durugan si Dustin ng konting vital energy force. Nahihiya siya na hindi niya nagawang tapusin si Dustin gaya ng sinasabi niya. Well, parang minamaliit kita. Dahan-dahang bamantong hininga ang binata na naka-purple. Ang susunod na sandali, kunin ang lasa ng PT Win formula. Marahas na sigaw ng binata na naka-purple. Bumang! Isang mabangis na daloy ng vital energy force ang bumuo ng isang higanteng bagyo sa battle ring. Napakalaki nito. Isang dosenang talampakan ang taas at medyo ilang metro ang lapad. Tila isang buhawi na dumadagendong patungo kay Dustin. Malinaw. Ito ay isang napakalalim at mabigat na kasanayan sa martial art. Umalis si Dustin sa pwesto niya. Ginamit niya ang diabolic flashing skill upang ilipat ang kanyang katawan palayo sa orihinal nitong posisyon. Bumang! Sinundan ng napakalaking ipoypo ang figure ni Dustin at hinabol ito na parang anino. Kaha! Boy! Hindi ka makakatakas! Kumagalpak ng tawa ang binata na naka-purple. Makapangyarihan ka ba kaya kailangan kong tumakbo? Hindi sapat na sinabi iyon ni Dustin na may panunuya. Ngunit siya ay mukhang napakalma at nakaka-relax sa parehong oras. Alam niya na madaling talunin ang isang master sa medium stage ng Holy Realm dahil marami na siyang napatay na master sa semi-emperor realm noon. Let me try my level 6 sword domain.
Pulong ni Dustin habang pinagmamasdan ang 30 meter high vital energy force tornado na humahagis patungo sa kanya. Boom! Sinimula ni Dustin na i-activate ang kanyang level 6 sword domain ng walang anumang reserbasyon. Biglang, ang buong singsing ng labanan ay napuno ng mabangis na aura ng espada, na pinagsama-sama at bumubuo ng isang malaking lambat, kalos bamalot sa buong ring ng labanan. Ito ang makapangyarihang sword domain ni Dustin. Sa ilalim ng kanyang sword domain attack, ang 30 meter high na buhawi ay nagsimulang mabilis na bumagal. At ang kapangyarihan nito ay unti-unting humina. Makalipas ang ilang segundo, umiikot na ang buhawi, hindi na makalapit kay Dustin. Atakihin pa siya. Well, gamit ang aking level 6 sword domain, madali kong matatalo ang sinumang cultivator sa medium stage ng Holy Realm. Tumango si Dustin bilang kasiyahan habang tinitingnan ang matinding epekto ng kanyang husay sa espada. Alam niya na kapag na-master na niya ang level 6 sword domain, maaari niyang patayin ang iba pang cultivator sa kanyang kaharian sa loob ng maikling panahon. Samantala, sa silangang bahagi ng battle ring, isang tao na nakaupo sa marangyang grandstand sa himpapawid ay nagsasalita tungkol kay Dustin. Wow! Ang isang lalaki sa preliminary stage ng semi-holy realm ay aktwal na umabot sa level 6 sword domain. Mabuti! Mukhang may talento siya sa swordsmanship. Kung magpapatuloy siya sa bilis na ito, tiyak na makakayanan niya ang kapangyarihan ng sword enlightening. I wonder kung saang lugar siya mapupunta sa tournament na ito. Kung makapasok siya sa top 10, maaari nating isaalang-alang na tanggapin siya sa ating sekta. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na ang katawan ay napapalibutan ng nakakatakot na espada liwanag. Mukha siyang marangal habang nagsasalita na may bahagyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Dustin, na nasa 18th battle ring sa ibaba. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang interesado kay Dustin doon. Kaha, buddy, kung gusto mo talagang sumapi siya sa sekta mo, pwede mo siyang direktang imbitahin. Ano man ang ranggo niya, isang lalaki na nasa tabi niya at may malabong pilak na kinang sa itaas ng kanyang ulo. Ang mungkahi na may isang matamis na ngiti. Pero pagdating ko rito, sinabi sa akin ng mga matatanda namin na ang top 10 lang ang karapat dapat na sumali sa sekta namin. Sayang, kahit na ang lalaki ay may mahusay na pag-unawa sa swordsmanship, ang kanyang vital energy cultivation base ay masyadong mahina. Kaka-rating lang niya sa preliminary stage of semi-holy realm. I don't think he has a chance to make it to the top 10. Sock, sock, too bad. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nababalot ng liwanag ng espada, ay umiling at bahagyang bamantong hininga. Samantala, habang nagpapakita ng interes ang dalawa kay Dustin, galit na sinabi ng binata na naka-purple sa 98th battle ring, I didn't expect you to be a tough guy. Kahit bahagya niyang pinupuri si Dustin ay madilim na at seryoso na ang mukha nito. Bilang isang cultivator sa medium stage ng Holy Realm, matagal na siyang nakikipaglaban sa isang lalaki sa preliminary stage ng semi-Holy Realm sa publiko. The world is full of surprises, I guess. Sige, let me end this battle once and for all. Mahinang pahayag ni Dustin, at walang ekspresyon ang mukha. Pagkatapos, telepathically niyang inilunsad ang kanyang dominant spiritual sense swordsmanship. Isang bahid ng ulap, biglang naramdaman ng kabataang naka-purple ang nagbabantang-banta ng kamatayan na bumabalot sa kanya. At namutla ang kanyang mukha. Ah, damn it! Sa takot, nag-transform siya sa isang lilang liwanag at tumabi upang maiwasan ang liwanag ng espada. Whoosh! Muling ginamit ni Dustin ang kanyang isip upang lumikha ng isa pang bahid ng maulap na liwanag ng espada. Pagkatapos ay sabay-sabay niyang inatake ang kanyang kalaban. Boom! Sabay na tumama ang dalawang buhit ng sword light sa binata na naka-purple.
dahilan para sumabog ang katawan nito sa ambon ng dugo. Oh my God! Tingnan mo! Nakapatay ng master ang lalaking iyon sa medium stage ng Holy Realm kahit nasa preliminary stage pa lang siya ng semi-Holy Realm. Hindi ba't masyadong nakakamangha? Wow! Ang taong ito ay hindi ka panipaniwala. Nakapatay lang siya ng isang master sa premium stage ng semi-Holy Realm nang wala sa oras at sa kaunting pagsisikap. What a formidable guy! Eksakto! Para sa akin ay nagawa niya ito higit sa lahat dahil sa kanyang mahusay na espada. Kapag inilunsad niya ang kanyang swordlight, ang kanyang kalaban ay papatayin sa loob lamang ng ilang segundo. Sa oras na ito, marami sa madla ang nakatutok sa 18 na ring ng labanan. Ang kanilang mga boses, na lumilikha ng isang maliit na kaguluhan, ay sapaksa ng Dustin. Pagkatapos ng lahat, maraming mga tao ang nagulat na ang isang tao sa kanyang cultivation base ay pumatay ng isang master sa katamtamang yugto ng Holy Realm. Sa totoo lang, habang ang mga manunood na iyon ay naliligo sa kamanghamanghang pagganap ni Dustin, ang huli ay umalis sa ring ng labanan. Bumalik siya sa resting area at umupo sa tabi ni Caroline, na nagbigay ng ngiti sa kanya ng pampatibay loob. Naroon din si Belle, at naghihintay ng kanyang turn para makipagkompetensya. Ang pinatay mo lang ay isa rin sa mga tao ni Lad. Tama ba? Biglang tanong ni Belle nang maupo na si Dustin sa kanyang upuan. Oo, si Rodolfo ay tiyak na nakipagtalo para sa mga katunggali sa patimpalak na ito. Ang aking kalaban at ang iyong pamilya ay malamang na lahat ay inayos ni Lad. Inahabol nila tayo, sagot ni Dustin pagkatapos ng isang tango. Great that you killed them. That people deserve to die. Sabi ni Belle na nagngangalit ang mga ngipin. May nakamamatay na kinang sa kanyang magagandang mata habang iniluluwa niya ang mga salitang iyon. Napatay na ni Dustin ang dalawang magkasunod na tao ni Lad sa panahon ng paligsahan. At walang alinlangang nagpasaya ito kay Belle. Damn it! I can't believe this man is no match for that bastard also. Sa isa pang resting area, malungkot ang mukha ni Lad. Hindi niya inaasahan na magkakasunod na papatayin ni Dustin ang dalawa niyang tao. Sa sandaling ito, sinulyapan niya si Dustin na may galit na mga mata, sabik na sumugod at patayin ang binata mula sa bat. Samantala, sa silangang bahagi ng lumulutang na grandstand, pinag-uusapan din ng ilang tao si Dustin. Bueno, hindi ako makapaniwala na ang taong ito ay nakabisado ng napakalakas na swordsmanship. Ang sword aura na ginawa niya ay talagang kombinasyon ng sword aura at spiritual sense. Napakabilis at matatag na kahit isang cultivator sa premium stage ng Holy Realm ay maaaring hindi makayanin. Halos minamaliit ko siya, may chance siyang makapasok sa top 10. Sana maglaro siya, mukhang naging interesado ang lalaking may swordlight sa paligid niya kay Dustin. Sa totoo lang, medyo na-surprise ang lalaking ito. Baka may chance talaga siyang maging alagad ng sekta mo. Pagsang-ayon ng lalaki na may silver light sa itaas ng ulo. Halatang lahat sila ay nanood ng laban ni Dustin at nasaksihan kung gaano kalaki ang kakayahan niya. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang ikalawang round. Ang mga jade sleep ng mga katunggali na nasa ikalawang round ay lumiwanag. Nahudyat ng kanilang turn para makipagkompetensya. Ang jade sleep ni Belle ay nagliwanag din. At isang numero ang lumitaw dito, 20. Good luck! Pinaghihinalaan ko na ang iyong kalaban ay isang taong inayos ng maaga ni Lad. Ingat ka! Paalala ni Dustin kay Belle. Don't worry! I got this! Umiti si Belle kay Dustin at tumakbo patungo sa 20th battle ring. Pinagmasdan ni Dustin ang pagpasok ni Belle sa battle ring no. 20. Nakatayo na sa ring ang kanyang kalaban. Sabik na naghihintay sa kanya. Siya ay isang payat, pandak na lalaki sa kanyang 20s at siya ay walang armas. Ang lalaki ay nasa premium stage na ng Holy Realm habang si Belle ay nasa preliminary stage pa lang ng Holy Realm.
sa kabila ng pagiging dalawang antas na mas mababa kaysa sa kanyang kalaban. Nagulat si Dustin nang makita kung gaano kalmado at kalmado si Belle. Tinitigan niya ito ng matagal at napansin niya ang isang bakas ng bangis sa kumikislap nitong mga mata. Nakatayo lang siya habang hawak ang silver whip niya. Walang bakas ng kaba o takot sa maganda niyang mukha. Mukhang may something sa kanya. Nakangiting sabi ni Dustin. Talagang inaabangan niya ang pagganap ni Belle. Pinadala ka ni Lad para ibaba ako. Hindi ba? Tanong ni Belle sa lalaki sa pinakamalamig niyang tono. Umisi ang lalaki. Kaha, napakatalino mong babae. At napaka-attractive din. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa na may nakakatakot ng ngiti. Ngunit hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Hindi ako interesado sa iyo. Mapupunta ka sa impyerno ngayon. Dragon Claw. Habang iniunat ng lalaki ang kanyang braso, isang mahalagang enerhiya ang lumabas sa kanyang kamay at bumuo ng isang malaking kuko. Ito ay mukhang napakalakas na kaya nitong mapunit ang anumang bagay. Huwag kang masyadong mambola, sagot ni Belle sabay nguso. Pagkatapos ay lumabas ang mga layer ng nakikitang manipis na liwanag sa kanyang katawan. Parang liwanag ng buwan na tumatakip sa buong pagkatao niya. Sa kanyang damit na sumasayaw sa hangin. Para siyang nakamamanghang diwata. Bukod dito, isang transparent na kumikinang nagasuklay ang lumabas sa kanyang ulo at pumailan lang sa kalangitan. Ang battle ring ay naliligo sa maliwanag na ilaw. Nagpakawala si Belle ng isang hindi nakikita ngunit napakalakas na kapangyarihan. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa kasanayang ito. Ulong ng maikling lalaki. Laking gulat niya sa kanyang nakita. Nagulat yata siya sa kapangyarihang ipinakita ni Belle. Ngayon ay nakaramdam siya ng pag-aalinlangan tungkol sa pagkatalo sa kanya. Pero hindi niya kayang makita ni Belle ang tunay niyang nararamdaman. Lalaki siya at dapat mas mataas siya sa kapangyarihan ng isang babae. Kaya't kinalma niya ang sarili at nagpanggap na matapang. Fuck! Hindi mo ako maloloko sa maliit mong pakulo. Papatayin kita. Sigaw niya. Sa pagkakataong ito ay nagsuot siya ng masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Agad na inatake ng malaking kuko si Belle. Gayunpaman. Handa na si Belle. Iniwas niya ang kanyang litigo at ang gasuklay ay lumipad patungo sa malaking kuko. Walang awang ginawa nitong pulbos ang kuko. You're as good as dead. Sabi ni Belle sa walang emosyong tono. Habang muli niyang hinahawakan ang kanyang letigo, lumipad ang gasuklay patungo sa pandak na lalaki. Napaungol sa takot ang pandak na lalaki. Sinubukan niyang iwasan ang suntok ngunit nabigo siya. Tumama sa kanyang leeg ang kumikinang na gasuklay na naging dahilan ng paghihiwalay ng kanyang ulo sa kanyang katawan. Walang pawis. Kinuha ni Belle ang isang cultivator na nasa premium stage ng Holy Realm sa wala pang isang minuto. Nagsimulang magbulungan ang mga manunood na nakasaksi sa eksena. Sinong mag-akala na ang isang maganda at kaakit-akit na binibini ay madaling pugutan ng ulo ng isang lalaki. Sa kanilang mga mata, ipinakita ni Belle ang isang malalim na kasanayan sa martial art. Anong nangyayari? Kailan natuto ang asong ito ng ganoong kalakas na kasanayan sa martial art? Namula ang mukha ni Lad. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Pinili ko itong pandak na lalaki para alagaan si Belle dahil nasa premium stage na siya ng Holy Realm. Akala ko madali niyang matatalo si Belle sa battle ring. Ngunit ang mga bagay ay napunta sa timog. I underestimated her. Pag-iisip niya, biglang sumabog ang mainit na talakayan sa mga plataporma sa silangang bahagi ng plaza. May mga nagsisigawan. Siya ay may crystal moonlight body. Panginoong Hesukristo, ang maalamat na konstitusyon na ito ay talagang umiiral. Malaki. Sana sumali ang babaeng ito sa sekta namin. Siguradong magkakaroon siya ng magandang kinabukasan sa martial arts kapag natutunan niya ang ating occult scripture. Sana ay hindi mo siya yayain na sumama sa mga sekta mo. Bumulwak ang isang babaeng nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng madre. Galing siya sa Jade Sect. Nakatuon ang tingin niya kay Belle.
Para siyang nakakita ng kayamanan. Siya ang may crystal moonlight body. Gulat na bulong ng isang elder. Nakakagulat. Ang babaeng ito ay may crystal moonlight body. Ang sino mang nagmamay-ari ng espesyal na konstitusyong ito ay pinakaangkop sa occult scripture ng iyong sekta. Napakaswerte mo na nakilala mo ang babaeng ito. Pagsang-ayon ng isa pang elder. Nakatitig din kay Bell ang ibang mga kinatawan mula sa mga matataas na sekta. Nais nilang lahat na kumbansihin si Bell na sumali sa kanilang mga sekta. Ang mga taong biniyayaan ng Crystal Moonlight Body ay mga promising cultivator. Sayang lang at hindi nababagay ang martial arts skills sa ating Holy Land sa mga ganyang klase ng tao. Kung hindi, gagawin ko rin ang lahat para ma-recruit siya. Sabi ng isa pang lalaki mula sa Arcane Holy Land. Puno ng panghihinayang ang boses niya. Maging ang mga kumakatawan sa tatlong banal na lupain ay mataas ang tingin kay Bell. Gayunpaman, mukhang hindi pinansin ni Bell ang lahat ng komento at papuri na iyon. Tahimik lang siyang bumalik sa kanyang resting area. Bell, nakakamangha ang martial arts skill na ipinakita mo. Nakakabilib. Umupo agad si Dustin sa tabi ni Bell. May suot siyang malawak na ngisi sa kanyang mukha. Hindi iyon martial arts skill. Mayroon akong isang napaka-espesyal na konstitusyon na tinatawag na Crystal Moonlight Body. Patuloy niya, hindi maiwasan ni Dustin na titigan siya habang nagsasalita. Sad to say, 5 araw ko lang natutunan ang paggamit ng konstitusyong ito. Kung napag-aralan ko ito ng mas maaga, hindi ko na kailangan ang tulong mo sa Blackwind Beast World. Ngayon ay malinaw na kay Dustin kung bakit hindi niya nakitang ginamit ni Bell ang kasanayang ito sa Blackwind Beast World. Hindi nakakagulat na humingi ng tulong si Bell sa mga panahong iyon. Naiisip niya, a special constitution. I see, iyon lang ang nasabi niya. Ang totoo, namangha pa rin si Dustin sa espesyal na konstitusyon ni Bell. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Bell, oras na para gumanti tayo. Inarap niya si Bell at tinitigan ang mga mata nito. Mula ngayon, huwag kang magpapakita ng awa sa sino man sa iyong mga kalaban. Lahat sila ay ipinadala ni Lad para ibagsak ka at hindi natin sila mabibigyan ng pagkakataon na magtagumpay. Patayin silang lahat. Sabi ni Dustin na may masamang tingin sa mga mata. Yung mga kalahok na sumuko sa panunuhol ni Lad ay tiyak na magsisisi sa kanilang desisyon. Papatayin namin silang lahat ni Bell. Saad ni Dustin sa sarili. Tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Bell. You have a good point. Sagot niya habang nakatitig kay Lad. Puno ng poot ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Samantala, parang napansin ni Lad na may nakatingin sa kanya kaya inangat niya ang ulo niya. Nakipag-eye contact siya kay Bell. Matagal na kaming naghanda para alisin ang lahat ng miyembro ng Shao family. Lalo na sina Bell at Dustin. Mula sa martial arts tournament. Ngunit hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan ko. Ipinakita ng dalawang ito ang kanilang kamangha-manghang kapangyarihan. Naiisip ni Lad, yung mga kalahok na tumanggap sa aming suhol ay maaaring magka-problema. I'm sure. Papahirapan sila ni Bell at Dustin. Tahimik niyang pag-analyze. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Walang planong sumuko si Lad. May nakataas siya. Hindi mahalaga. Lagi akong may backup plan. Sa pagkakataong ito tatapusin ko ang buhay mo sa sarili kong mga kamay. Ako mismo ang maghihiganti para sa kapatid ko. Naikuyong ni Lad ang kamao habang patuloy na nakatitig kina Bell at Dustin. Bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagkabigla. Hindi nagtagal. Natapos ang 2nd round. Mayroong 750 kalahok na nagkwalipika sa 3rd round. Gaya ng napagkasunduan nila, hindi nagpakita ng awa sina Bell at Dustin sa kanilang mga kalaban sa mga sumunod na round. Binawi nila ang buhay ng kanilang mga kalaban ng walang pagdadalawang isip dahil alam nilang pinadala sila ng Liu family.
Maaaring patayin ni Dustin ang mga cultivator na nakaabot sa premium stage ng Holy Realm nang walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng pagpapakawala ng Level 6 Sword Domain o ang Dominant Spiritual Sense Swordsmanship. Nagpasalamat naman si Bell sa kanyang espesyal na konstitusyon dahil nakatulong ito sa kanya na maalis ang mga Holy Realm cultivators na nasa premium stage nang walang anumang problema. Hindi man ganoon kataas ang cultivation base ni na Dustin at Bell. Natalo nila ang kanilang mga kalaban. Dahil dito, hindi nagtagal ay naging sentro sila ng atensyon at mga dark horse ng tournament. Sa partikular, bilang isang maitim na kabayo ng martial arts tournament, naakit ni Dustin ang karamihan ng atensyon mula sa madla. Nakapagtataka na ang kanyang lakas ay nasa preliminary stage pa lang ng semi-Holy Realm pero kaya niyang patayin ang mga kalaban sa premium stage ng Holy Realm. Karamihan sa mga manunood ay matamang nakatingin sa kanya. Inaasahan nilang masaksihan kung gaano pa kahusay ang magagawa ni Dustin sa mga sumusunod na kompetisyon. Maganda ang performance ni na Dustin at Bell. Bukod sa kanila, may ilan pang contestants na nakakamangha ang performance. Ang dapat banggitin ay ang ilang kabataang mandirigma ay nagpakita ng lakas ng semi-emperor realm. Ang karamihan sa mga manunood ay lihim na itinuring sila bilang pinakamahusay na mga kandidato na kasama sa kanilang personal na nangungunang 10 pinili. Maging ang mga prestihiyosong tao na nakaupo sa marangyang grandstand sa himpapawid sa silangang bahagi ng lugar ng kompetisyon ay namangha. Sila ang mga kinatawa ng mga pangunahing sekta mula sa East Mainland. Kabilang ang tatlong banal na lupain. Pinakanaka silang tumanggo para ipakita kung gaano sila kasaya sa martial arts tournament ngayong taon na ginanap ng Sol Omnia Kingdom. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Ang higit na ikinatuwa nila ay marami silang nakitang mga batang kandidato na may malaking potensyal. Kung matatanggap nila sila bilang kanilang mga alagad, sila ay magiging mga elite sa hinaharap ng kani-kanilang mga sekta pagkatapos na sila ay mahusay na sinanay. Ito ay garantisadong mula sa kung ano ang kanilang ipinakita kanina. Sa wakas, natapos na ang ikapitong round ng kompetisyon. Ang mga nakaraang round ay naalis na ang karamihan sa mga kalahok. Pagkatapos ng pitong round, 30 manlalaro na lang sa 3,000 kalahok ang natitira upang umabant pa. Ang 30 manlalarong ito ay napatunayang lahat ay karapat-dapat. Kaya, hindi mahirap isipin kung gaano kahigpit ang kompetisyon noon at magiging. Sigurado, magiging mas mabangis ito sa mga susunod na round. Parehong matagumpay na nakapasok sa top 30 sina Dustin at Bell. Pareho silang uusad sa mga susunod na round. Samantala, nakapasok din si Lad sa top 30. Dustin, walang alinlangan. Mamamatay ka sa susunod na round. Naiinis na nag-isip si Lad. Tinitigan si Dustin na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Gusto niyang maalis si Dustin sa mga nakaraang round. Ang paparating na ikawalong round ay higit na makakabawas sa bilang ng mga manlalaro na makakarating sa dulo. Matutukoy nito ang mga manlalaro kung sino ang isasama sa nangungunang 15. Ang nangungunang 15 manlalaro ay bibigyan ng pagkakataon na sumali sa mga nangungunang sekta ng East Mainland. Walang nang-ahas na palampasin ang ganitong magandang pagkakataon. Hindi mapakali ang lahat hanggang sa manalo sila sa round na iyon. Hindi rin nagtagal hanggang sa tuluyang nagsimula ang ikawalong round ng kompetisyon. Buzz! Ang jade sleep sa kamay ni Dustin ay buzz ng isang flash ng ilaw na nagpapakita ng numerong 8. Nangangahulugan ito na ang kompetisyon ni Dustin ay magaganap sa ikawalong battle ring. Kasabay nito, lumiwanag din ang jade sleep sa kamay ni Bell. Itinaya nito ang numerong 12. Bamantong hininga si Bell. Gaman ang pakiramdam niya na hindi si Dustin ang kalaban niya. Nakita niya na magkaiba sila ng mga numero. Bago sila umalis para sa laban, tumingin si Bell kay Dustin na may ngiti sa kanyang maganda at kaakit-akit na mukha. Lumiwanag ang mukha niya at sinenyasan si Dustin. Lumalaban. Sabi niya kay Dustin.
na may panghihikayat sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sa loob ng isang kisap mata, bigla siyang nawala at lumipad patungo sa 12th battle ring. Nag-iwan lamang ng mabangong simoy ng hangin. Ingat ka, nag-aalalang bulong ni Caroline kay Dustin. Tumalikod si Dustin at ngumiti ng matamis sa kanya. Pagkatapos ay lumipad siya sa 8th battle ring pagkatapos niyang tumango kay Caroline. Sa pagkakataong ito ay ikaw na ang kalaban ko. Medyo nagulat si Dustin sa figure nang mapunta siya sa battle ring. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nawala ang pagtataka niyang tingin at napalitan ng bahagyang ngiti. Si Lad pala ang kalaban niya at nakatayo na siya sa battle ring. Kanina pa niya hinihintay ang pagdating niya. I won't deny that you really surprised me a lot. However, your journey at the tournament will end here now. This round, kahit anong mangyari, siguradong papatayin ka sa akin. Dahan-dahang sabi ni Lad. Sinasalamin sa kanyang mga mata ang kanyang pagpatay na layunin habang malamig at matalim na nakatitig kay Dustin. Ang tingin na ibinigay niya ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa gulugad ng ibang tao. Nang matapos siyang magsalita, nakita ng mga manunood na dahan-dahang nakasara ang kanyang mga kamay at inilagay sa harap ng kanyang dibdib. Nakatitig sila kay Lad habang gumagawa siya ng kakaibang handprint. Pagkatapos, sa isang maikling sandali, ang bawat butas ng kanyang katawan ay patuloy na umaagos ng dugo. Hindi nagtagal ay natakpan nito ang buong katawan niya. Dahilan para tuluyan siyang nabalot ng dugo na parang bago niyang balat. Hindi pa nakakita ng ganoong eksena ang mga manunood. Nakaramdam na lang sila ng kakaiba at gumapang sa kanilang nasaksihan. Ilang sandali pa, naramdaman nilang lahat ang isang mabigat, mabangis at brutal na vital energy na lumalabas mula sa kanya. Dahil dito, marami sa kanila ang hindi napigil ang mapasigaw sa mahinang boses. Nagulat sila pero at the same time ay inaabangan ang susunod na mangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Dustin ng mga sandaling iyon. Natigilan siya sa biglang pagbabago ni Lad. Hindi na nagmukhang tao ang huli. Kahit sino ay mararamdaman na ito ay isang matalinong desisyon na lumayo sa mapanganib na kalaban ngayon. Habang si Dustin ay nakatitig sa pagbabagong anyo ni Lad na nakakagulat, may isang biglaang nakapanlulumong dagendong na lumabas mula sa lalamunan ni Lad. Parang nakaramdam siya ng matinding sakit. Bang! Pagkatapos ng malambot at magaan na putok na iyon, nagsimulang masunog ang dugo sa katawan ni Lad. Nagbuo ito ng isang bundle ng pulang dugo na nakakatakot na apoy na nagsimulang pumulupot sa kanyang katawan. Ho-ho! Biglang bumuga si Lad ng ilang tili ng malalambot na tawa. Ang mga mata niyang namumula sa dugo, na parang mga mata ng isang mabangis na halimaw, ay tumitig na ngayon kay Dustin. Ito ang blood combustion skill na matagal nang nawala. Hindi sinasadyang nakuha ito ng lolo ko sa isang sinaunang kuweba. Hindi nagtagal ay ipinasa niya ito sa akin. Bilang isang sinaunang ipinagbabawal na kasanayan, kapag ito ay inilapat ko, ang aking cultivation base ay mawawala ng halos isang buwan. Gayunpaman, mapapabuti nito ang aking lakas sa napakalaking lawak sa loob ng isang oras at matutulungan akong pumatay ng isang mandirigma sa semi-emperor realm sa isang iglap. Dustin, sa totoo lang, hindi lang madali kitang mapapatay, kundi mapapanalo ko rin ang championship sa final round. Sabi ni Lad sa kanya na may mapanuksong tingin sa kanyang mga Scarlotta na mata. Well, prepare to die now. Utol ni Lad at huminga ng malalim. Nanlaki ang mga mata niya habang sinisimulan niyang ilunsad ang kanyang mga pag-atake sa pamamagitan ng kanyang mga palad. Boom! Ang kanyang malalakas na pag-atake ay nagbunga ng nakakatalam na tunog na nagpatunog sa buong labanan. Sa sandaling iyon, nang marahas na ng inig, lahat ng dugong pulang apoy sa katawan ni Lad ay sumugod patungo sa kanyang mga palad at hindi nagtagal ay naging hugis ng isang malaking duguan na palad. Sa madyugo at mabigat na alon ng vital energy, ang palad na nabuo niya ay bumungad kay Dustin na galit na galit.
Sa sandaling pumutok ang malaking dagwang palad. Ang lahat ng hangin sa buong ikawalong battle ring ay agad na nawala. Ito ay naging ganap na vacuum. Samantala, sa ibabaw ng buong battle ring, ang lahat ng sinag ng liwanag ay ganap na naging madyugo din. Parang nag-aaway ang dalawang contestant sa madugong karagatan. Naramdaman ni Dustin ang napakalaking pressure na pumapalibot sa kanya mula sa bawat direksyon at bawat anggulo. Na para bang pipigain siya. Mukhang tama si Lad. Sa mismong sandaling iyon, mayroon siyang kapangyarihan na madaling pumatay ng isang mandirigma sa semi-emperor realm. Whoosh! Kinaway-kaway ni Dustin ang espada niya. Inihanda niya ang kanyang pag-atake gamit ang sword domain sa level 6. Agad na kumalat ang aura ng espada sa paligid. Nag-intertwine sila sa isa't isa at sa wakas ay nabuo ang sword domain. Whoosh! Huli niyang iwinagayway ang kanyang espada para ilapat ang dominant spiritual sense swordsmanship. Sa isang iglap, ang sword aura na pinalakas ng swordsmanship ay mabilis na tumakbo patungo kay Lad. Oh, the same tricks again. I am afraid your tricks will make you deeply disappointed this time. Nakangising sabi ni Lad habang pinapanood si Dustin na ginagawa ang kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, nang malapit ng wally scene si Lad ng maulap na espadang aura ni Dustin. Wala siyang nagawa para iwasan at pigilan ito. Nakatayo lang siya doon at nanunood. Kahit na ang malaki at kakilakilabot na dagwang palad na si Lad na ipinakita niya kanina ay hindi nakaharang sa aura ng espada. Kinayaan na lang niyang lapit sa katawan niya ang malabong espadang aura. Hindi napigilan ni Dustin ang mabigla. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa pagkalito. Ano ang ginagawa niya? Ang kanyang katawan ay sapat na upang labanan ang mga pag-atake ng aking espada aura. Napaisip si Dustin. Gayunpaman, bago umabot ang aura ng espada sa katawan ni Lad, isang malakas na putok ang biglang tumunog. Hindi nagtagal ay nalaman ng audience na ang tunog ay nagmula sa light curtain na bumabalot sa paligid ni Lad na sumama sa aura ng espada ni Dustin. Ang liwanag na kurtina ay nabuo sa pamamagitan ng mga daloy ng masiglang liwanag na sumasabog mula sa katawan ni Lad. Kumikislap ang liwanag sa huling minuto nang maabot na ng aura ng espada ni Dustin ang kanyang katawan. Napakunot ang noo ni Dustin nang hindi sinasadya ang eksena. Sa wakas ay naunawaan niya na si Lad ay mayroon ding napakalakas na defense magic treasure sa kanyang katawan na maaaring hamarang sa mga pag-atake ng kanyang dominant spiritual sense swordsmanship. Nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Para protektahan ako sa anumang pinsala sa martial arts tournament ngayong taon. Ang lolo ko ay umupo ng isang tagapagdalisay ng armas sa mataas na presyo para pinuhin ang nakasisilaw na gold armor na ito para sa akin. Ang baluti ay sapat na malakas upang madaling labanan ang anumang pag-atake ng isang mandirigma sa Emperor Realm. Dustin, gaano man kalakas ang iyong swordsmanship, hindi mo ako masasaktan ngayon. This time, you are doomed. Malamig na ungol ni Lad. Umagay ang kanyang mga mata sa nakamamatay na banta na kanyang ipinakita. Pagkatapos niyang gamitin ang blood combustion skill na iyon, medyo namamaos ang boses niya. Habang siya ay nagsasalita, isang makapal na amoy ng dugo ang maaaring maamoy. Nagtagal ito sa hangin at pinabigat ang kapaligiran ng battle ring. Sa partikular na sandaling iyon, hindi mapigilan ni Dustin ang mapait na ngiti. Kinakalkula niya ang sitwasyon sa kanyang ulo. Ang aking paraan ng pag-atake ay napakalimitado. Kasama lang sa mga pinakamakapangyarihan ko ang dominant spiritual sense swordsmanship at ang sword domain sa level 6. Tungkol naman sa iba pang martial arts na nahawakan ko noon. Karamihan sa kanila ay hindi na option dahil napakababa lang ng kanilang attacking ability para tulungan ako. Ngayon, ang aking dalawang pinakamalakas na pag-atake ay hindi kayang patayin si Lad. Ano pang paraan ang magagamit ko ngayon? Mabilis at desperado ang iniisip ni Dustin. Umunta ka sa impyerno. Paos na sigaw ni Lad. Habang bulalas niya kay Dustin.
Tumampi kay Dustin ang malaking dagwang palad. Tila ang pinakamasamang demonyo na nahulog mula sa langit ay tumama sa kanya at ang makapal na amoy ng dugo ay napuno ang buong battle ring. Saglit, nakita na lamang ng madla ang ikawalong singsing ng labanan ay napuno ng madugong mga ilaw. Ang malakas at tuloy-tuloy na sipol lang ang naririnig nila. Inahabol nila ngayon ang kanilang mga hininga at nahihirapang mapunit ang kanilang mga mata sa ikawalong singsing ng labanan. Nako, hindi. Malapit nang matapos ang contestant na yan. Sayang naman. Akala ko isa siyang dark horse ng tournament at mas makakakuha ng mas mataas na ranggo sa round na ito. Sabi ng isa sa mga manunood at bamantong hininga. Malalim na hininga. Karamihan sa mga manunood ay nag-akala na matatalo si Dustin batay sa kanilang nakita. Bago ang laban ni Dustin kay Lad, karamihan sa mga manunood ay nakatutok sa kanya. Dahil sa kanyang outstanding performance, mataas ang expectations nila sa kanya. Ngunit matapos masaksihan kung gaano kalakas ang kanyang kalaban, hindi nagtagal ay nagbago ang kanilang isip at nakaramdam pa ng kaunting pag-aalala sa kanya. Hindi mapakali si Caroline sa upuan. Nakaramdam siya ng labis na pag-aalala para kay Dustin. Naikuyom niya ng mahigpit ang kamao niya dahil sa pag-aalala. Sa loob ng battle ring, ganap na walang laban sa kanya ang kalaban ni Belle matapos niyang i-activate ang Crystal Moonlight Body. Kaya sa kabila ng away, nagawa pa rin niyang bantayan si Dustin. Nag-aalala rin siya sa sitwasyon niya. Samantala, nakipag-away din si Dustin at tila nahihirapan siya sa sitwasyon. Ginagamit niya ang Diabolic Flashing Skill para makaiwas sa mga pag-atake ng dagwang palad sa kanyang battle ring. Sinusubukan din niyang humanap ng pagkakataong lumaban gamit ang kanyang Level 6 Sword Domain o ang Dominant Spiritual Sense Swordsmanship. Para sa isang sandali, walang sino man sa kanila ang maaaring manalo. Katulad ni Dustin, sabik na sabik din ang kanyang kalaban na ibagsak siya. Gayunpaman, alam din ni Dustin ang iba't ibang uri ng pag-atake. Naghihintay lang siya ng perfect timing dahil ang kanyang kalaban ay masigasig. Kailangan niyang gumamit ng ibang diskarte kung gusto niyang talunin siya. Ha? Yan ba ang pinakamaganda mong gawin? Tumitakas na parang daga. Sigaw ni Lad. Asar na asar siya dahil hindi pa rin niya kayang patayin si Dustin sa kabila ng pagkakaroon ng magic treasure sa kanyang pagtatapon. Mukhang walang epekto sa kanya ang dominant spiritual sense swordsmanship. Hindi man lang siya nagpapakita ng sakit sa tuwing sinasaktan ko siya. I have to find another way. Isip ni Dustin habang sinusuri ang kalaban. Paano ang espiritual na palayok? Hindi ko pa nasusubukan ang kapangyarihan nito. Mabilis na nagdesisyon si Dustin at hindi nag-aksaya ng oras. Agad niyang ikinonekta ang espiritual na kahulugan ng kanyang isip sa Omnipotent Pot. Whoosh! Ang spiritual pot sa loob ng Omnipotent Pot ay bahagyang nanginginig bilang tugon sa espiritual na pakiramdam ni Dustin. Pagkatapos ay sumugod ito sa Lad's Soul Sea sa hindi kapani-pani walang bilis. Arg! Imposible ito! Gulat na sigaw ni Lad. Nakatayo pa rin siya sa lupa na nakadilat ang bibig at mga mata. Bakas sa mukha niya ang takot at pagtataka. Bigla na lang siyang hinihingal na nakahiga sa lupa. What the hell? Naghiyawan ang buong audience. Nangyari ang lahat ng biglaan. Walang nag-iisip na si Dustin ang nagtataglay ng ganoong kapangyarihan. Ang lahat mula sa madla ay nahulog sa isang estado ng pagkalito. Paano nangyari ang lahat? Malinaw na si Lad ang nangunguna sa laban ngunit bigla na lang siyang napatay ng kakaibang kapangyarihan. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Dustin sa nangyari. Ang paggamit ng kapangyarihan ng espiritual na palayok ay ang pinakatamang desisyon na nagawa niya. Ang spiritual pot ay direktang bumagsak sa Lad's Soul Sea at napunit ang kanyang espiritual na kaluluwa ng walang kahirap-hirap. Hindi inaasahan ni Lad na mangyayari ito kaya hindi siya handang mamatay. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Umalangaw-ngaw ang boses ng Flame Emperor sa Soul Sea ng Dustin. Sabi ko sa iyo,
Ang iyong spiritual pot ay nagtataglay ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Kahit na ang isang emperor realm warrior ay hindi makalaban sa pag-atake nito. Lalo pa ang lalaking iyon na nasa gitna pa lamang ng Holy Realm. Patuloy ng Flame Emperor sa isang mapagmataas na tono. Oo, naman. Talagang humanga ako sa kapangyarihan na ipinakita ng spiritual pot. Sagot ni Dustin. Sa loob ng isang lumulutang na grandstand sa ibang lugar. Nanginginig sa sobrang galit ang isang nakayukong matandang lalaki. Hindi pa rin siya makapaniwala matapos makita ang nangyari. Kahit sinong makakakita sa kanyang nakakatakot na ekspresyon. Siguradong magtatago sa takot. Paano mapatay si Lad ng bastard na iyon? Napakalakas ng blood combustion skill ni Lad na kaya pa nitong pumatay ng semi-emperor realm warrior. Bukod doon, nakasuot si Lad ng golden armor para protektahan ang kanyang katawan habang ang laban. Paano siya matatalo ni Dustin ng ganoon kadali? Nagtataka ang matanda sa kanyang sarili. Imposible. Tiyak na gumamit ng kasuklam-suklam na paraan ang asungot na iyon. How dared him kill my two apo? Ipinilig niya tuloy ang ulo sa hindi makapaniwala. Ang pangalan ng matandang ito ay Rodolfo. Siya ang lolo ni Lad. Sa ngayon, wala siyang naramdaman kay Dustin kundi poot. I swear to kill you in a cruelest way. Bastard! Masama ang tingin ni Rodolfo kay Dustin. Na naghihingalo na mapunit siya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang kanyang pagkamakatuwiran ay nagbawal sa kanya sa paggawa ng isang bagay na hindi kanais-nais. Ang martial arts tournament ay karaniwang ginaganap ng mga maharlikang pamilya ng isang bansa. Ngunit sa East Mainland, ito ay gaganapin din para sa layunin ng pagpili ng mga henyo mula sa mga sekta at puwersa. Kaya't ang tunay na host ng kaganapang ito ay ang makapangyarihang mga sekta at ang tatlong banal na lupain. Bilang isang Grand Marshal, alam na alam ni Rodolfo ang sitwasyon. Hindi siya dapat gumawa ng anumang gulo sa ngayon. Hindi siya ganoon katanga para pukawin si Dustin sa puntong ito. Alam niyang kapag nasara ang mga kilalang bisita dahil sa kanya, lahat ng kanyang angkan ay mapapahamak. Habang pinipigilan pa ni Rodolfo ang kanyang galit, bumalik na si Dustin sa resting area. Agad siyang umupo sa tabi ni Caroline. 2/3. Tinakot mo ako, reklamo ni Caroline. Pero dahil nanalo si Dustin sa laban, talagang nakadama siya ng ginhawa. Iniunat niya ang kanang braso at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Dustin. Takot na takot siyang mawala siya muli. You should learn to trust your lover more. Sagot ni Dustin na may maamong ngiti sa labi. Natunaw ang puso niya nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Caroline. Pero syempre, I'm so proud of you. You were so amazing. Natalo mo si Lad kahit nasa unfavorable na sitwasyon. Nagsalita si Caroline mula sa kanyang puso. Sa pagkakataong iyon, dumating din si Belle at umupo sa tabi ni Dustin. Tinitigan siya nito na may komplikadong emosyon. Para sa isang sandali, siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. The next moment, she was so delighted kasi na napatay na ni Dustin ang kanyang kalaban. Sa kaso ni Belle, wala siyang naging problema sa kanyang laban. Ang kanyang kalaban ay madaling na-overwhelm ng kanyang crystal moonlight body. Hindi siya nagpakita ng awa sa kanyang kalaban dahil alam niyang sinuhulan sila ni Lad para durugan siya. Sa oras na iyon, natapos ang ikawalong round ng kompetisyon. 15 mandirigma lamang ang na-shortlist para sa finals. Walang duda tungkol dito. Sina Dustin at Belle ang nasa listahan. Kahaha! Congratulations! Dustin! May pagkakataon ka na ngayong maging disipulo ng first class sect ng East Mainland. Alam ko na sa simula pa lang. Kumpiyansa ako na makapasok ka sa finals. Ikaw, pambihira. Kinausap muli ng Flame Emperor si Dustin sa kanyang soulsy. The next thing you must do is prepare for the finals. This is the most crucial part because the selection of the disciples will happen here.
Don't forget, the disciples will be selected by the three holy lands. Paalala ng Flame Emperor, kanya, kung magtagumpay ka, makakakuha ka ng maraming mapagkukunan ng paglilinang. Nais ng Flame Emperor na masikayatin si Dustin para gawin niya ang kanyang makakaya sa finals. Ang maging alagad ng isa sa tatlong banal na lupain ay pakinggan ko. Bulong ni Dustin habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Gulong-gulo pa rin ang kanyang pag-iisip nang biglang may narinig siyang ingay. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang matandang eunuch sa gitna ng platform ng kompetisyon. Dapat ay mayroon siyang mahahalagang anunsyo na gagawin. Atensyon! Lahat! Sigaw niya para makuha ang atensyon ng audience. We have selected the top 15 warriors that will enter the finals. These warriors will be battling against each other, then we will choose the top 3 of the martial arts tournament. Bukod sa mga preview, magkakaroon din ng pagkakataon ang nangungunang tatlong mandirigma na maging mga alagad ng tatlong banal na lupain. Natahimik ang lahat at matamang nakikinig sa anunsyo. Ang finals ay magkakaroon ng tatlong round. Sa unang round, 14 na mandirigma ang magkakapares na lalaban. Ibig sabihin, may mapalad na hindi lalaban. Mula sa 14 na mandirigma, kalahati sa kanila ay aalisin. Sa ikalawang round, maglalaban ang natitirang 7 mandirigma kasama ang maswerteng isa. Huli, kalahati sa kanila ay aalisin. Sa huling round, ang 4 na mandirigma ay papasok sa loob ng isang battle ring at magkakaroon ng suntukan. Maaari nilang salakayin ang sino mang gusto nila. Ang unang mahuhulog sa battle ring ay 4 na ranggo. Pagkatapos ang 2 susunod ay magre-ranggo sa 3 at 2. Ang huling mandirigmang tatayo ay idedeklarang kampiyon. Naipaliwanag ng matandang yunuko ang mga tuntunin ng malinaw sa tulong ng puwersa ng vital energy. Nakatulong ito sa kanyang boses na umalingaungaw sa himpapawid na parang kulog. Ngayon, ang finals ng martial arts. Opisyal na magsisimula ang torneo. Pagkaraan ng kanyang mga salita, nawala sa entablado ang matandang Beiteng. Tumaas ang sigasig ng lahat. Tuwang-tuwa ang mga manunood sa pagsisimula ng laban. Mukhang proud at excited din ang 15 mandirigma. Isang karangalan na ang mapabilang sa top 15 pero mas marami pa rin ang kanilang hinahangad. Ito lamang ang kanilang pagkakataon na maging mga alagad ng tatlong banal na lupain. Nang matapos ni Peyton ang kanyang talumpati, nagsimulang lumiwanag ang mga Jade Sleep ng 15 kalahok na kwalipikado para sa huling round kasama ang kanilang mga nakatalagang numero. What? I need to wait for another round. Ang dismayadong sabi ni Dustin habang nakatingin sa kanyang Jade Sleep. Hindi umilo ang kanyang Jade Sleep. Ang Jade Sleep ni Bell ay nagpahiwatig ng numero 5. Bukod kay Dustin, lahat ng iba pang 14 na kalahok ay mabilis na sumugod patungo sa kanilang iginagalang na mga battle ring. Lumipad si Bell patungo sa 5th battle ring. Hindi nagtagal. 7 pares ng mga kalahok ang nagsimula ng kanilang mga laban sa bawat battle ring. Sinimulang obserbahan ni Dustin ang bawat kalahok sa ring at isa-isang tinasa ang tunay nilang lakas. Matapos niyang suriin ang mga kasanayan sa labanan ng bawat kalahok, nakakuha siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Nalaman niya na ang 14 na kalahok ay napakalakas at hindi kapani-pani walang makapangyarihang mga henyo. 4 sa kanila ay semi-emperor realm masters. 8 ang nasa premium stage ng Holy Realm. Isa ay nasa medium stage ng Holy Realm at isa pa sa preliminary stage ng Holy Realm. Ang contestant na ang cultivation base ay nasa medium stage ng Holy Realm ay isang maid. Siya ay may maikling berdeng buhok. At ang kanyang kaakit-akit na figure ay kapansin-pansin sa kabila ng maluwag na pink na damit na suot niya. Wala pang 20 years old pero mukhang mature at sexy. Siya ay may matangkad, balingkinitan, at maayos ang katawan. At ang kanyang mukha ay biniyayaan ng magagandang katangian at isang pares ng nakakabighaning asul na mga mata.
Siya ay isang napakakaakit-akit na babae na kayang gayumahin ang sinumang lalaki sa mundo. Ngunit hindi siya mukhang kaakit-akit kapag nasa battle mode siya. Ginamit niya ang isang malaking talom ng bakal bilang kanyang sandata at ito ay higit sa 2 metro ang haba. Isa itong high-grade primeval magic treasure. Siyam naguhit nang nakikita. Malakas na aura ng talam ang patuloy na pumapalibot sa kanya. Kabisado na ng dalaga ang level 6 blade potential. Sa kanyang pakikipaglaban, nagpakita siya ng nakakatakot na talam ng talam. Sa sandaling iwinagayway niya ang kanyang talam. Lumitaw ang Siyam na bahid ng aura ng talam na naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Inakala ni Duster na kahit ang mga cultivator na nasa premium stage ng Holy Realm ay matatakot sa kanya. Ang talom ng talom na kanyang ipinakita ay marahas at makapangyarihan. Mahirap paniwalaan na ang isang napakagandang babae na tulad niya ay magsasanay ng ganoong karahasan sa talom. Nakuha din ng contestant na nasa preliminary stage ng Holy Realm ang atensyon ni Duster. Siya ay isang matangkad. Guwapong binatilyo na mga 18 taong gulang at may malalim. Walang emosyong mga mata. Parang yelo ang binata at walang anumang emosyon. Ang mga mahihinang magsasaka na makakasalubong sa kanyang nagyayelong tingin ay manginginig sa lamig na parabang nahulog sila sa nagyayelong ilog. Bagamat siya ay nasa paunang yugto pa lamang ng Holy Realm. Ang kanyang malamig na domain ay umabot na sa antas 8. Ang isang taong tulad niya. Na nakabisado ang 8 antas ng malamig na domain sa murang edad ay maaaring ituring na isang natatanging talento. Ang kanyang pag-atake ay naging isang mundo ng yelo at nyebe ang battle ring. Umaalingaw-ngaw ang malamig na hangin. Habang patuloy na bumubuhos ang mga bloke ng yelo sa kanyang kalaban. Ilang sandali pa, natapos na ang lahat ng laban. Sa 14 na kalahok. 7 sa kanila ang natanggal. Mayroon na ngayong 8 natitirang kalahok. Kabilang si Dustin. Isa rin si Bell sa natitirang kalahok. Ang kanyang crystal moonlight body ay nakatulong sa kanya na maneg sa kanyang kalaban. Nagsimula ang 2nd round ng huling labanan. Ang 8 kalahok ay nagtungo sa kani-kanilang battle rings batay sa numero sa kanilang jade slips. Si Dustin ay itinalaga sa 3 battle ring, paghakbang pa lang niya ng paa sa singsing. Isang nakakabinging boses na puno ng panghahamak ang sumalubong sa kanya. Nakakagulat. Sinong mag-aakala na kahit isang semi-holy realm cultivator ng preliminary stage ay makakarating sa finale? Kailan pa naging mahina ang mga batang magsasaka ng ating Sol Omnia Kingdom? Ito ay sinabi ng isang binata na nasa early 20s. Siya ay nasa katamtamang yugto ng semi-emperor realm. Hindi maniniwala ang mga tao sa prime martial world kay Dustin kung sasabihin niya sa kanila na nakilala niya ang isang binata sa edad na 20s at naabot na niya ang katamtamang yugto ng semi-emperor realm. Ngunit ang gayong kakaibang henyo ay umiiral sa banal na kontinente. Pinagmasdan ng mabuti ni Dustin ang binatang ito ng semi-emperor realm noong nakikipaglaban siya sa kanyang kalaban. Batay sa kanyang pagganap, nalaman niya na ang binatang ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga semi-emperor realm master na iyon sa prime martial world. Kung ikukumpara sa mga semi-emperor realm masters sa prime martial world, ang binatang ito ay higit na mas mahusay sa dami ng vital energy, cultivation method, martial arts skills o kahit na ang komprehensibong antas ng kaalaman tungkol sa martial arts. Naniniwala si Dustin na ang binatang ito na nasa medium stage ng semi-emperor realm ay kayang talunin ang mga semi-emperor realm masters ng premium stage sa prime martial world ng walang anumang kahirapan. Batay sa kanyang kasalukuyang lakas, maaaring patayin ni Dustin ang isang semi-emperor realm master ng prime martial world sa isang tibok ng puso. Ngunit ngayon ay ibang kaso. Hindi siya sigurado kung madali niyang sirain ang isang master ng semi-emperor realm sa Divine Continent. Kung ikukumpara kay Dustin, ang mga cultivator ng semi-emperor realm sa Divine Continent ay may mas mahusay na cultivation resources at magic treasures.
Maaari rin silang magsanay ng mas malalim na mga pamamaraan sa paglilinang at kasanayan sa militar. Ang pakikipaglaban ni Dustin kay Ladd ay ang pinakamahusay na halimbawa na nagpakita ng pagkakaiba ng kanilang mga kasanayan. Nang i-activate niya ang dominant spiritual sense swordsmanship sa isang bid na patayin si Ladd. Nabigo siya dahil si Ladd ang may dazzling golden armor. At nang ipakita ni Ladd ang blood combustion skill, wala siyang magawa tungkol dito. Sa kabutihang palad na isip ni Dustin ang espiritual na palayok at tinapos si Ladd dito. Ang malungkot na katotohanan ng mga magsasaka ay ang malaking agwat ng kasanayan sa pagitan ng mga magsasaka mula sa malalaking mundo at ng mga mula sa maliliit na mundo. Hoy! Nandyan ka ba? Pero, aawain mo ba ako? Matapang na tanong ng binata na nasa medium stage ng semi-emperor realm. Habang si Dustin ay nasa malalim na pag-iisip, ipinalagay niya na siya ay nasa gitna ng pakikibaka kung siya ay aalis sa labanan o hindi. I advise you to get out of here. Be a more practical man and live in reality. Don't think luck will always be on your side. Ipaglaban mo man ako o hindi, you'll be the loser anyway. You're no match for me. If you give up right now, you'll avoid getting injured. I'm doing this for your sake. Sabi ng binata habang nakangiti ng mayabang. Malaki ang tiwala ng binata sa kanyang sarili. At naniniwala siyang mas superior siya kumpara kay Dustin. Kung tutuusin, naabot na niya ang katamtamang yugto ng semi-emperor realm habang si Dustin ay semi-holy realm cultivator lamang ng preliminary stage. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga base ng paglilinang. Gayunpaman, nawala ng imak si Dustin sa sinabi ng binata. Masyado kang magsalita, bulyo ni Dustin sa kalaban.